have to do is enjoy the match. Kanina may mga nakausap ako, para na daw playoffs yung quality agad. So, eto, first game of the season. Eto na agad eh, no? Eto na agad. Bakit kaya hindi na lang playoffs, no? Para tanggalan, ha? Pwede naman! Pwede naman. At nandito tayo ngayon para sa game number 3. Let's go! Of this best of 3 series, week 1, day 1 ng regular season ng MPL Season 5, Manjin and Wolf. Hashtag The Connection for ya. The debut of Carmilla. Oo nga. Sa ating season, naka-flame shot. And again, gamit na naman ni Mr. Pew, ang idol ng mga idol kids. Idol ng mga kids. Eto na naman. Oh. Nandito na. At kung nagtataka kayo, paano ba laruin ang Carmilla? What? Abangan nyo ang idol ng mga kids. Idol flame talaga shot ng mga kids. 3 points para dito kay Pew. Nakuha niya dito ang red at mukhang makakabawi pa sila dito as greed will fall down sa kamay ng Bren Esports. First blood, samahan mo pa nung Fiend red buff. Oh, alam mo, Banjin, and all, to all of the viewers, you watching right now, JP, mukhang abulin, hindi na nilabutan. Well, anyways, going back to what I was trying to say earlier, hindi lang mga gold medalists ang nakuha ng Bren Esports habang kinuha dito si Coco. Bayan, ayaw nila patapusin. Hindi lang Southeast Asia gold medalist na Bren Esports. Nakuha na nila ang isa sa mga pinakamalulupit na coaches sa Southeast Asia, si Coach Ducky. And this draft para sa Bren Esports, very interesting. May kita natin ibang flavor. Ang kanilang gagawin ngayon, all-out sustain. May kita natin yung Carmilla and Uranus. Almost the same yung kanilang ginagawang... parehas, ano eh, parehas tumalapit eh. Oh, ayun na may... Ay, tinamaan ang pahana! Okay. Naku po, isa, dalawa. Tingnan natin. Op, pinagsasapak-sapak, pero ayun ang problema. May pakpak. May pakpak. May pakpak. Kapag ang tao may pakpak. Uy! Oh, sinunog. Naku po! Sinunog. Alam mo, Kuya Wolf, na isusulat yan. Ang mga witch, sinusunog. Tama naman. Diba? Tama naman. Yan ang nangyari. Sinutugis ngayon si Greed. Level 2 pa nga lang on this arena. Greed. Not likely to survive. Oh. Uy, nasunog na rin. Sunugan lang ng mga witch. Nagkakasunugan lang dito. And 3-2, intense ang laban natin. But let's talk about the lineup a little bit, paring Wolf. This is a classic all-out burst pick-off game, late game for the side of Sunsparks. But meanwhile, na sinabi mo dito, Bren Esports, Uranus and Carmilla, halos parehas eh, na kailangan mong lumapit. Yes. And then from the backline, you have Rebo na magdadamage sa'yo. Ang maganda kasi sa lineup ng Bren Esports, halos lahat can transition into carries. Yes. Actually, same din with Sunsparks. So magmamatter na lang dito kung sino ang magkakakuha ng mga objectives and then mayutilize yon in their favor para mas makakuha pa ng towers. Yeah. Turtle resurrecting further soon. Objectives, kumbaga. Mag-isimula ng paunti-unti until mag-pile up at makakuha kayo ng immense amount of lead over your opponents. But then again, this is Sunsparks and Bren Esports. Parehas naman matindi ang objective taking ng parehas sa teams. I mean, yung mindset nila on how they approach the game. So, it will not be easy. The struggle is a real game. May hatak pang kasama at kasunod. Napatay nito yung Valir. Sabay Sunsparks out agad. Disiplinado. Diba? Disiplinado. Disiplinadong SS. Para dito sa side ng Sunsparks. I just want to take note dito, paring Word, yung priority ng Bren Esports dito kay paring Lito. But before I say this, si Lito Wonder, what it gives you, paring Wolf, is the sustain in the lane kasi it heals up the minions. Yeah. So with the Carmilla din, halos sa lahat ng games, Bren ang nakakakuha nun eh. Kapag lamang kayo sa lane in terms of healing the minions, pwede kayong mag-rotate. Yeah. At laging Bren ang nagdidikta ng mapa. Yeah. Laging Bren ang nagdidikta ng ganks. So, one thing that we can say ngayon is if you're looking for good drafts, look for teams like this. Bren Esports and Sunsparks. Bren Esports with Coach Ducky. Nakita natin si Kel VJ nga lang dito. There's gonna be a kill. Kasama na rin yung Turtle. Farsa goes down. Samantala may Hayabusa with a shadow kill. Nice timing and great. May flame shot lang po. Apoy sa apoy. Grabe. Iyon ang kalagaan, ang maganda ngayon sa flame shot. Parang lahat ngayon may chance ng lumas hit eh. Dahil sa flame shot na yun. But Divine Judgment will get that revenge kill. Eto si Carl TC magka-quad shadow out. First tower of the game will go to Bren Esports. Meanwhile, Coco is just pressuring up the top lane. Farsa, using the feathered airstrike, pambugaw lang. Medyo gusto kong balikan yung sinasabi mo sa meta ngayon kung bakit laging pinipili yung flame shot. In my own understanding, ang gusto ko sa flame shot is it's like execute and retribution na iisa lang. From afar. From malayo. Kasi retribution, maganda siya pang last hit ng minions, na creeps yes sa jungle, right?
and execute naman pang last hit ng heroes. Flameshot yes. can do both of that. Pwede siyang pang last hit from long distance na tumatama sa hero at sa jungle creep. Para ka may ultimate ni Kimi. Para ka may ultimate ni Kimi, basically. 25 seconds ang yes. cool, 35 seconds ang cooldown pag normal. Mumaba siya 25 under yes. the right conditions. Plus, ang maganda pa kasi dito, paring Wolf, sa sobrang pro ng mga players natin, nararamdaman kasi nila pag pulado na eh. Ayo. Tapos, yung flameshot, kahit wag mo i-target yan eh, yes. kahit isang pinstot ka lang, pwede auto-target ka exactly. na. Kaya gamit na gamit ang flameshot ngayon. At saktong-sakto kayo man. Uy, grabe siya. Sa ibang yan game. Lang. Sa ibang umabot game. Siya game 3. Oh, game 4 na ako. Game 4 na ako. Oh, punta na ako game 4. Sabi ni KLBJ, tara, next game! Next game na tayo. Oo. Pero ito, si Lasty, naghahunting na naman aggressiveness mula sa Brand Esports. We know that their draft can do this. They have so much early game damage courtesy of their Carmilla, courtesy of their Valir. Yes. And syempre, mataas yung sustain nila. At ang dami nilang mga talon na ito mo dito. Yung Kupra, Kiluas, X-Borg, wala nang piraga. At mababa ito man ang mega kill para sa Valir. I like the decision coming from Brand dito. I like Fuse playing ni Carmilla dito, just sustaining the lane. And what's happening here, Wolf, I'm not really sure, ah. Hindi ko pa kasi ito nakikita. Baka makita natin mamaya. After the ultimate of Carmilla, papasok ba yung quad, yung shadow kill sa tatlo? Nako, parang hindi na yata. Papasok ba yung shadow kill sa tatlo? Yun parang ang tanong. Parang medyo malala na yun, Kuya Magina. Oy, kasi kung ano yung status ng mga na-chain ni Carmilla, yeah. ganun yung mangyayari. I guess the stuns will definitely be there. Yes. For sure. Mamaya, baka makita natin. Makita natin. You were talking about this, yung about sa flame shot and yung intuition yeah. ng mga players, specifically pa pro players. Sobrang dami nang nilalaro mga games, kabisado nila yung mga movements ng kalaban. So it's gonna be up to them how to like outwit their opponents. Yeah, definitely. Ito na yung hindi mo na kailangan ng map hack. Yeah. Kasi sa utak mo pa lang may map hack ka na. Matik, alam mo na kagad, kaya sasabihin ka pa ng map hack kahit hindi naman talaga. Pero may clash na nangyayari. Tiny Feather Airstrike, shut down! Kaya BJ, ginagawa niya yung best niya para makabook dito. Lasty, that is the ultimate, pero killing spree para dito kay Gary. Pero nandito pa rin si Carl Tizzy. Ayun na nga! Depensang SS na naman! Grabe. Carl Tizzy, running for his life. 8-7 is the scoreline. Medyo nagpa... ultimate pa daw. Nabati agad. Carl Tizzy, alam na alam din talaga. And binibigay sa kanya lahat ng buffs. Red, blue, purple, lahat na. Pati sa turtle. Tama, no? Pag red and blue, purple yun. Yun. Correct. Pero makakukuha pa sila ng push dito sa Tori. Pag binasa mo yung actual na release ng muntan na video, purple and orange buff yan. Hindi yan red and blue. Mukha lang. So, mukha lang. Mukha lang. Pero tama naman kung titignan mo naman yung kulay. Kasi mas madali kasi sabihin yung blue kasi primary color yun. One syllable lang din yung Kuya Manjin. Tama ka dyan. But that's... Ito, depensang SS. Depensang SS. I like dito kung anong ginawa ni Lasty. Trinay niya yung best niya but again, it's Kiluash with the burst and positioning yeah. coming in from KLBJ and JP right. to get all of the damage. No doubt, Kari and Farsa pa rin ang lineup dito ng side ng Sunspark. So, para sa Bren, huwag lang talaga sila mag-overcommit. And kapag nag-commit sila, dapat may mapatumba talaga agad. Wow. Dahil kung wala, kaya pa rin ma-outplay. You were talking about commitments at yung pare sa teams, naiintindihan nila yung tamang time kung kailangan mag-commit or hindi. Whenever they can feel na hindi tama yung conditions, magbaback lang din sila. Yes. Such respects from both teams. But we can see Brand Esports pulling away in terms of economy dahil nasa kanila yung mga tore. Definitely. Lima ang napatumba nila. Isa pa lang para sa Sunsparks. But I think makakakita na naman tayo dito ng malas Coco Sanity na play dahil, Wolf, basing on my knowledge, wala kang pantapat dito sa isang Uranus. Yes, JP. May damage si JP. May damage si, si Kia BJ. Pero wala yung show kanina nung game number one. Sinong itatapat mo ngayon? Si Leyna? Itatapat mo ngayon si Kiluash as the X-Borg, pero kailangan nila yung last insanity. That's right. Doon malilito ang Sunsparks. Ako po si KLBJ, makukuha na agad dito ng Sunsparks. It's gonna be the first kill, pero may Valir nakapalit. Kiluash nga lang tatanggap ng shadow kill. That's gonna be 2-for-2 so far. Medyo may naipit dito. Si Coco, hahabulin ba? Hindi mapan. Mukhang kulang pa sila ng damage. I think tama yung sinabi mo, Manjin. Wala sila ng parang show na pwedeng tumapas. Oo, wala. Yeah, kasi yung X-Borg, kailangan nila yung last insanity sa cash eh. Kailangan nila yung control ng fire stakes. At ngayon, si Coco ang nami-pressure ngayon. Look at the damage of the arrow. Halos wala lang. Wala. Para dito kay paring Green. So, si Coco ngayon yung parang nagiging X-Factor for Brand Esports 2. Even though matalo ang Brand Esports sa 4-on-5 clash, Coco can just pressure up the map. Alam mo naman, pag talagang Coco pangalan mo, mahirap ka mamatay. Iba talaga eh. Alam mo naman.
Ang tagal mong mamatay antagal talaga. Hindi ka naman tatawagin Coco kung hindi ka malupit eh. Feeling ko season 6 pa mamamatay. Eh, pwede eh. Alam mo naman si Coco, sabi ni Coco, alam nyo, nag-SEA Games na kayo lahat-lahat. Pero ako pa rin ang nag-iisang Coco. Coco, at may tumamang pala. Oh. Ito, lasty, at the best target, ha-attackin pa rin nila. Farsa Mutius, Mortality, gonna be pop. Few, nag-ahabol, walang abutan. Sun Sparks, Mamba out agad. Without Greed on their lineup, they cannot really do anything. Just Divine Judgment lang. Yun lang yung kaya lang. Divine Judgment and then Burst. And I think Sun Sparks, they need to force a 5-on-5 fight. TZ, not the best ultimate, pero abulin pa rin nila. Wala na mamatay so far. May punish pa ang Sun Sparks. The Feathernest like Kupra. First one to ball. May nasag pa ka. That's Valir. Sun Sparks punishing Brandy Sports time and time again. Napakalalim. Mas malalim pa sila sa Rolling in the Deep na kanta, paring Wolf. Oh no, Sun Sparks. Napakagandang pitas. And dahil doon, sakto lumabas pa yung Lord. Let's see kung ano mangyayari dito. Talaga, may tumamang pana dito sa may bandang kaliwa. Go-go nila dito si Pew. They do have the damage this time. Tatlo laban sa isa. Feather Death Strike ng kasama. Carmilla is down. Oh, pero last insanity. Pero tingnan natin. Ako, napakasakit. Kuya Eddie, the way of the ninja. Carl Dizzy. Pero eto na naman. Coco Sanity once again. Ang nag-iisa. Ang natatangi. Coco Uranus. Alam mo talaga, Kuya Wolf, sa mundo ng ML, kung gusto mo makapanood ng mga explosive at mga dramatic games, kailangan kasama si Coco dyan. Kasama din si Ribo. Kasama din si Ribo. Silang dalawa. Pag pinag-tag team yan, sabi nila, kayo, yung mga dati namin teammates, ganito kasi mga dramatic finishes. Ganito yun. Ganito kasi tunay lang kwento. Gusto ng mga tao, Raflesha. Sabi kasi ni Coco, hindi lang naman ako puro Claude. Marunong din ako mag-Uranus. Let's go! Man. Oh my sabi God! Sabi ni Ribo, ang kulit mo dyan, Coco. Ako na natatapos. Ako na natatapos. Iba talaga si Kuya Cox. Okay. Pero mas matindi si Kuya Ribo. Siya yung closer. Siya yung doctor dito. Oh. Pero si Varsa, will fall lasty ang kapalit. Kari medyo makatiparay lumalaban dito. Nakita si... nakita dito yung Winter Camilla. Dungeon. Si Camilla. Pero si Coco na naman! Oh. Coco Ribo. Coco Ribo. The Coco Ribo Show is in town. And Wolf, nagme-make sense eh. Carmilla and actually the Uranus is a great counter to the Divine Judgment. Bakit? Kapag napuno yung flowers di Carmilla dito, habang hinihila mo siya, nila-lifestealan ka rin niya. So, wawits din yung burst damage nyo. Kinukuhaan ka rin niya ng resistance. That's one thing I have to take note. And maganda sana dito para sa Sun Sparks is meron silang true damage gamit yung carry. Kaso medyo bababad ka muna sa harap and hindi mo pwedeng gawin yun. Merong Hayabusa bigla dyan, merong Valir agad. So even when you have the damage on the JP, ang nakakatakot dito is kailangan niyang tumagal sa laban. Oo. Hi, Nakyu. It is 13 minutes in. Ang intense ng laban natin dito. Item check. Coco. Tamang swag na, tamang lakad lang. Pagpindot mo ng first kill, lakad-lakad ka lang bilang Uranus. Grabe. Sulit ka na. 9K gold. Oh my. Dalawa, madami naman pinipindot. Oo naman, marami pero, naman. Pre, ano ka lang, kumbaga, they see me roll. Swag ka lang, simple swag ka lang. Simple swag. Kumbaga, walking tall lang si Coco dito. Sabi ni Coco, matagal ako nagpahinga. Pero ito na. Ito na. This is it. Ganto na ang laruan ko ngayon. Oo. Manood kayo ng stream ko. Manood kayo ng stream ko. Like and share. Ganito mag-Uranus, guys. Grabe. And wala talagang tatapat. There's no... Carry lang ang nagiging option dito ng side ng Sun Sparks to get this Uranus. Yeah. But yung carry, kailangan din sa mga teamfights. Kasi without carry, wala kayong damage. Yep. Ito na yung problema ngayon ng Sun Sparks. How will they defend against Ren Esports? Mukhang i-overfit nila itong top lane turret. And indeed, it will happen. Not much control para sa Sun Sparks. Ang hirap ng defense to. Ang muna ng Brent. Tier 2 sa gitna. 3-3 sa gitna. Mapapatumba na. And Coco is still alive! Ang dami na nangyari dito. Pew is falling low once again. Pero yun na yung damage ng carry. 2 man out na bumula kay Lusty. Pero masyado siya malalim dito. Coco still trying his best. Walking tall. Pero yun yung winter touch na magagrap dito. Double kill. Para dito kay JP. Siya na. Ayan na. Tinatagin niya si Cox. Pero alam mo naman. Coco is still alive. But Sun Sparks defense is indeed real. Cartesi, by the way, nakapag-push pa dun sa may baba. Habang nangyayaring gulo dun sa may bandang gitna, nakakopo siya ng isang, pangatlong turret. Para sa Brand Esports, again, Sun Sparks finding themselves
without turrets anymore. I think this is Bren Esports going too deep talaga sa mga situations, underestimating the crowd controls, the damage na merong ginagawa ang side ng Sunsparks. Again, time and time, paring Wolf, Sunsparks, hindi rin sila papayag ng easy basket. Yeah. Para sa mga kalaban, marami na silang games na kagaya nito, mga tight situations. So they know the discipline kung kailan papasok, kailan magdi-defend. Yeah. Ang problema nga lang man, Gene, isa lang yung kanila nakuha ng Tore as compared to 9 turrets na nakuha na Bren Esports. So, napakalayo. Even after defending, feeling ko kailangan pang matalo ng Bren Esports ng 2 or 3 times kasi layo pa nung ahabulin dito ng Sunsparks. Napakalayo talaga. 17 to 16 and again, si Pew kasi ang tagal din nila mapatumbay. Because of the sustain plus Carl TZ is there para manggulo because of the quad shadow. Sunsparks, magdadasal pa sila dito ng napakarami para lang makuha yung damage na gusto nila. And what they need to do is to protect JP at all costs. Dahil si JP lang ang nakakuha ng damage dito. That's right. For sure, setups all the way for other people. But again, man, ang hirap. Even Coco, kanina pa natin pinopoint out, one death pa lang. You have to see JP. One death lang. One death lang din. Sinasabi mo na kailangan siya protektahan. Mukha protektado naman man din. And oh, you can see yung galawan ni JP, only one death. Despite Sunsparks trailing behind so much, ito yung isang bagay na kailangan mong i-take note sa mga marksman o one of these mags kung maging masaksa ng marksman. Dapat hindi ka mamatay agad-agad. Definitely. At hindi nila nagiging problema dito yung last insanity. Kasi makukunat sila. Si Ribo lang ang pwedeng ma-burst ng Last Insanity dito with the combo of the Feathered Airstrike. Lord, but everyone, even Carl TZ, can dodge out all of the damage. Definitely true, Manjin. Bren Esports still ahead. Sunsparks, hirap na ngayon. Hindi makalabas para makakuha ng buffs. All belonging to Bren Esports at this point. And this is a free Lord para dito sa side ng Bren Esports. Very unlikely naman ako ng Sunsparks and this miracle happens right now. Kailangan nila ng magandang Feathered Airstrike. Pero nagamit na. Raflesia, half health na rin. Hayabusa, Jastrea, inako. Yun na, may nanakap na. Tignan natin si JP dito. Numanormal lang sa pinagilid. Lasty, siya ang unang mawala. Last Insanity, nako. Si Kiluwash, ginulo niya yung Lord, pre. Pero napatay dito si Baring Selena. 1-1 situation. That is greed na nawala dito. Feathered Airstrike from Kel BJ. Coco, mamatay kaya siya. Anako po, napa-immortality pa si Baring Q. Takbo, Q and Coco. Pero napalaban sila. Sustain is real. Grabe. Pagalingan talaga mag-sustain dito. Samantala, magda-dive na ang Bren Esports. Nararamdaman na nila. They have the minions. They do have the damage. Pero si JP, lalaban pa nga nasa stun ng konti. Si Coco, mabubuhay pa rin. In comes Pew. Wanna die. There's no shutdown. Finally gets a kill. At mukhang ito na, Bren Esports to take the series. It's all about the sustain. Coco Sanity is back. Bren Esports getting series number one.